Yan po mga kabisnes, ha? Magandang araw ulit mga kabisnes, kumusta po? Kumusta kayo dyan mga kabisnes ko minamahal? Magandang araw sa atin lahat mga kabisnes. Ang mission natin for today mga kabisnes, bibisitahin natin si Renato, yung may siyam na anak at namatay yung kanyang asawa sa panganganak. So kukumustahin lang po natin mga kabisnes. May bahay, may ano sila ron, yung bahay na pinakita ko nung unang video natin sa kanila, sobrang sira. Ngayon, uopera natin sila ngayon mga kabisnes, na kung pupwede, iuupa natin sila ng bahay, ano, na maayos para doon sila titira. Kasi itong inupahan nila, nabili na raw daw po ito at pinaalis na rin sila. So kawawa naman yung mga bata. Okay na? Oh, tara. Go. Princess, kumusta ka na? Renato, kumusta? Ano ginagawa mo? Nag-iigib. Asan si Princess? Ay, ito, Princess. Mag-bless naman. Ha? Bless. Ay. Oh, bless. Ay, ko, hinila ako. Bless. 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 Ay. Ay, si Pogi. Si Pogi. Kumusta kayo? Ha? Ay, Pogi! 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 Bless! Ge, ayos ge, makano ka dun, ge! Magmimerienda sila, oh! Bless na kay Papa! Bless kayo, bless! Bless na kay Papa, dali! Andito si Renato. Ah, Renato, may dala kami pa sa lubong. Oh, nako! Abutin nyo ito. Oh, tinapay. Salamat po! You're welcome! Ito pa, grocery! Salamat po! Salamat po! Salamat po! Ito pa! Ang mahiwagang itlog ni Mrs. Kabisnes. Oh. Oop, dandahan na ka. Salamat po. Welcome. Ay, nasa loob na pala si Renato. Saan ka dumaan? Ah, umikot. Oo. Kumusta, Princess, yung outing natin? Masaya ba? Masaya, ano? Oo. Oh. Ika. Oh. Bakit ano nangyari? Pasok po. Oh, bigyan. Pasok. Oh, ito pa isa, oh. Ito yung panganay, ano? Ano pangalan mo? Ito pa isa. Uy, may isa pa. Oh, ilan na kayo? 2, 4, 6, 8. Kulang na. Ay, sakto, no? Ito kasi yung isa sa ano. Oo. Kumusta? Nag-enjoy ka ba nung swimming natin? Oo. Eh, may mga ano dyan, bigyan mo yung mga bata. Nagdala kami ng mga, yan, biskuit. Merienda. Tasty. Kain na. Si Princess, oh. Ikaw. Bigyan mo. Ay, yung ganyan. Alexa, bigyan mo na si Kuya. Wala na, isa na lang. Oh, hati-hati, sige, hati-hati lang. Oh, bigyan lahat. Hati-hati. Oh. Soft drinks, gusto niyo soft drinks? Ha? Ano yung ininom nila, kape? Hindi kayo nangalakal ngayon? Bango pa. May bigas pa kayo, no? May bigas pa. Okay, good. May bigas pa. Sa sunod, magdadala ulit. Ang bigas, pang ayuda. Nga pala, kumusta yung ano mo? Yung tungkol dun sa bahay mo? Pwede ba ako tumuloy? Tuloy kami, ha? Tuloy po kayo. Alis kayo sa muna. Upo sila, bigyan ako. Kunin mo yung ano dyan. Hindi, okay lang. Dito lang ako. Thank you. Si Mrs. Kabisnes, paupuin natin. Kailangan ko si Tuloy. Nakikita ko po yung sama nun sa dati. Saan? Yung pamilya po. Uy, nakita ka daw niya. Nakita ka saging. Yan, si Kuya. Papaya po. Papaya. Ano yung pangalan niya dun sa ano? Yung pangalan niya? Ito? Papaya. Si Chris Papaya. Ay, Chris. Oh. Chris Papaya. Oo. Ano, kumusta yung... Ano bang status nung sa... Hindi, ganito kasi meron akong ano... Teka, paano ba ito? Ganito lang siguro tayo. Meron akong offer sa iyo kung okay lang sa iyo.
Kasi di ba pinaalis na kamo kayo rito? Hanggang kailan na lang ba? Yung katapusan ko. Pero kung ano, hindi ko pa naman na ano. Kasi ang majority talaga namin, yung bago ito binayaran, hanggang November lang kami. Oo. Pero katapusan, kung, kinausap na kayo? Wala pa naman. Anong sabi? Kung makausap ko sa ngayong katapusan, kung ano, kung hindi pa naman mag-explain hanggang Pasko. Kung papayag. Dito, pero hanggang November, katapusan na lang po kayo. Ang sama. Kasi sir, yung binayaran nila to, sinabihan kami na buhay ko yung asawa ko. Ate, hanggang winter lang kayo dito ha. Yun ang masabi sa asawa ko. Sige, kasi mahaba naman rin yung palugit na binigay sa amin. Kasi yung iba nga. Ito, pero nakakabayad ba kayo rito? Oo, nakabayad kami. Okay, good. Kaso ito ngayon, hindi na kami babayad dahil binili na to eh. Ah, okay. Nabayaran na, no? So ayun, ganit. Hindi lang yung nabayaran, itong ilaw. Oo. Kasi apat lang yung bayaran namin doon sa ano. Kasi nakakabit kasi kami, yung submeter. Submeter, oo. Ngayon ganito, kaya ako nagpunta rito, bukod sa, ayan, nagpaabot ng konting pagkain. Yung patungkol doon sa bahay mo, yan ang inaalala ko nga. Kasi nga, di ba, paalisin kayo rito. Mag-o-offer sana ako sa iyo. Kung okay lang sa iyo na maghanap tayo ng maupahan para makalipat kayo. Ano bang ano mo roon? Nasasabi mo? Sige, ganito na lang po. Kausapin ko muna yung nakabili dito kung ano talaga ang ano namin dito. Kung papayag man siya ng mga hanggang January bago kami alis, dito muna kami. Pero kung hindi pumayag, talagang ganun. Oo. E paano kung halimbawa hindi pumayag? Anong... Maghanap talaga ng ibang malipatan habang wala pa yung ano ko, bahay. Eh yung bahay mo pa, paano bang plano mo roon? Ayaw kong umalis dito sa lugar namin. Bakit? Kasi ang mga anak ko, hindi ko na sanay sa lugar na ito. Ang gusto ko lang nga mangyari, ipaayos yung bahay namin. Kasi sira-sira na. Ay, yung doon, yung nasa, yung sinamahan mo kami roon? Opo. Eh, ba't ayaw mong, ayaw bang makahanap tayo ng yung medyo maayos apartment? Dito na lang kami po. Ang importante, sa lugar namin, hindi na kami manibagong pakisama kung saan ba kami mapunta. Ano lang sa, ano namin dito, sa lugar namin, nandito pa rin kami. Ayun. Teka. Gulat ako ron ha. Pero sige, okay lang. Nerespeto ko naman. Nerespeto ko yung decision mo. At sige. Kung yan ang decision mo, ipaayos na lang yung bahay ipaayos mo. Ipaayos na lang natin ang bahay. Kasi yung mga anak ko rin, mas malapit yung eskwelahan dyan. Hindi na ako mahirap kung maghatid-hatid sa kanila. Kaya na nila lakarin. Yan ang ano namin. Napamahala kayo sa lugar na ito. Sa bagay mga ka-business, ganun talaga eh. No? Ako naintindihan ko eh. Kasi may mga ganun talaga na kung saan ka komportable sa surrounding, yung sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Bagay, naintindihan ko rin. Kaysa nga naman panibagong pakikisama. Pero ganun kasi talaga eh. Minsan sa buhay natin, kailangan mong ika nga eh magsakripisyo minsan para sa ikabubuti palalo, no? Pero kung yun ang decision mo, na naunawaan ko naman, nirerespeto ko yun. So siguro, may ano ko sa'yo, may tutulong ko sa'yo, pagpaayos ng bahay mo. Ilalo ko. Para, kasi wasak-wasak na yun, ano? Oo nga po. Wasak-wasak na. So anong paanong gagawin doon? Ang diskarte ko doon, sa baba, open, taas lang. Ah, nakaposte siya? Oo, poste lang sa bukod. Ano gagamitin natin poste? Semento? Opo. Bali ilang poste yun? Bali, anim yun po eh. Anim na poste. Tapos? Ano lang? Tapos yung poste, pag kami poste na, anong ilalagay mong flooring? Pwede, ano lang. Kung anong, ano, kung pwede, ano, baka lang. Yung si Parlin. Si Parlin. Kung hindi kayanin sa ano, kahoy na lang, basta importante matibay. Kahoy? Na yung, oo. Importante matibay na yung poste niya. Ah, okay. Oo. Sige, kausapin ko yung ano, kausapin ko yung
sa business construction department. Iyon oh. Grabe ano mga ka-business. Tawa si Mrs. Ka-business. Meron na po siyang ka-business department. Ka-business construction. Ah, construction pala. Construction department. Yun. Oh, ilala mo ba yung mga yon? Yung ka-business construction department natin? Hindi po po. Sa pangunguna ni Kuya Puto. Oh, shout out po. Kay Kuya Puto at saka kay Kuya Chris. Kuya Chris. Yan. At saka si Dulsing. Yun, kasama yun si Dulsing. Regular na. Hindi pa kasi tapos yung project dyan, sila Kambal. So baka may isunod natin yan sa iyo. So ayun, kausapin natin sila para kausap din kayo. Baka pag-advise kung ano yung pinaka-the best na gawin doon. Kasi ang purpose niya mga ka-business, hanging. Nakahanging. Oh, kasi para pag bumaha, nandun lang sila sa taas. Kaya lang, huwag nyo antayin na bumaha bago kayo umalis. Hindi po. O kasi, makukumpormiso yung mga bata na maliliit pa niyan. Nasanay na din kami dito sa lugar na ito. Pero yan, ito, sanggol pa lang yan. Mga ilang linggo pa lang yan. Nilikas na namin yung bagyong Yolanda. Alas 12 ng gabi, saan ko sila pinadaan. Binaklas ko yung isang bubong. Doon ko sila pinadaan sa taas para makatabi dito sa ano. Kasi biglaan eh. Pero sa ngayon na ano, okay na. Ang importante lang talaga sa amin, matibay yung pundasyon niya. Kahit magdamag ng mag-ulan, hindi na siya, ano, hindi na kami kabado. Oh, sige, tingnan nga natin. Tingnan natin yung ano ulit para maipakita natin doon sa mga bagong ka-business natin yung sitwasyon ng ano, bahay. Bahay niya rito. Puntahan lang natin mga ka-business saglit. Sige, ano, take your time. Asikasuhin muna yung mga bata. Pakainin mo muna. Ano, kayo? Soft drinks, gusto niyo soft drinks? Busog ka na? Soft drinks, gusto niyo nak? Busog ka na, be? Oh, mabili tayong soft drinks. Mabili tayong soft drinks. Bye, pasuyo ako, bye. Bira. Bira, bye. Bira. Bira. Okay nga, bumira nga kayo. Paano bira? Bira kayo. Bira po, ge. Sabihin mo, bira. Ayan. Bira. Ah, galing niya, Ate Princess. Ikaw po, Ge. Ikaw po, Ge. Walang lumabas. Walang lumabas. Walang lumabas, Pogi eh. Sa'yo, Ma. Bira. Bira. Ayan. Bahal mo naman ako yung gahapon, yung kadulo. Kala ko ano, kumikit. Ano po, Ate RC po? Opo. Kahit lemon. Kahit ano, basta RC. Ba't tawa ka ng tawa? Masayahin ka, ano? Masayahin ka, princess eh. Ha? Okay lang kayo? Opo. Oh, anong pangalan mo kayo? Nag-bless na kayo, nag-bless na. Nag-bless na kayo pala, ka-business. Oh. Nag-bless kayo? Ito, tisoy, ano? Ba't maputi ka, nak? Hindi po alam. Saan ka pinaglihi? maputi siya, ano? Hindi siguro siya lumalabas. Hindi, hindi talaga ano yan? Hindi siya itinin. Talaga ito, magala kasi, kaya nagaganon. Kalakal, kahit pigilan mo, go, gagawa, nagagawa ng paraan. Ang daming dahilan para makalabas lang. Yun ang ano rito. Yan, si Pogi. Oo. Oh. Huwag niyang iwanan ang mga anak niya. Oo. Ayan, sabi ni Kuya. Ano sabi mo, Kuya? Kaya ba mong mangyari, sama-sama kami. Oo, sama yun. Yan ang mabuting ama. Kasi yan ang pinaka kayamanan mo, mga anak mo. Yeah. Sabi nga nila sa akin, kaya mo ba gampanan ng mga anak mo? Hanggang buhay pa ako, gagampanan ko mga anak mo. Ayoko mag-tiwari-wali sila. Baka sabihin nila, mag-tiwala na yung mama nila. Ganun-ganun na lang buhay nila. Kalas, tiwari-wali. Kaya ayoko na gano'n. Tama yun. Saan yung picture yan? Bakit may nag-ano nang mag-ampun? Oo, oh, yung maliit ko. Nabanggit niya kasi mga ka-business about doon sa pag-aampun. Paglabas ko sa ospital, yung doon na ano yung asawa ko, maraming umano sa akin. Oo, oh, parang sinasalubong nila yung problema ko. Oh, anong plano mo sa bata? Ganito, ganyan. Sabi ko, wala akong plano sa bata ko. Walang makialam sa anak ko. Hanggat nandito ako. Sabi niya, balita ko kasi paampun mo daw. Sabi ko, malabo mangyari ko.
kaya ko pang bumili ng gatas. Lahat ng anak ko puro gatas yan, hindi nabigay sa ina yan. Pero awa ng Panginoon, nakaraot ako. Ngayon, namatay yung ina, sinilang niya yung sanggol. Ibig sabihin, pinalit niya yung buhay niya sa anak niya. Kaya hindi po pwede wala niya. Tama. Yan ang ano ko sa inyo. Wala silang nagawa sa akin. Sabi ko, hindi pwede. Okay lang kung tinapay yan, pwede ko kayo bigyan. Tao yan eh. Malay mo, paglaki yan, hindi ko alam kung anong pangarap yan. Basta pagsikapan mo lang. Ang iniisip nila, hindi daw makapag-aral. Sabi ko, hindi, nag-aaral yan. Hanggang ngayon, module na yan sila eh. Kung pistopis yan, araw-araw yan sila wala sa bahay. Kaso, module tayo ngayon, sa bahay lang sila nagsasagot. Tuwing HBC, pasok, ibalik namin doon, tapos may papasok naman ng module. Ayan yan. Sabi ko kay tulay na nila yan, paaralin ko yan. Ayoko paglaki niyan mong grapa yan sa ano, lansangan. Sampalin sila ng litra, hindi nila malaman kung ano yung sumampal sa kanila. Kaya sabi ko sila, kahit wala ako, wala akong pinag-aralan, pero hindi ko paaralan sa mga anak ko. Tama. Hanggat kaya ko paaralan sila. Hindi naman sila masunod eh, ako naman ang masunod eh. Kung ayaw nila, bakit? Sila bang susundin ko, ako pa rin ang masunod. Sa ayaw sa gusto niyo, mag-aral kayo. Tama. Para pagdating ng araw, kung gusto niyo magtarbaho, hindi kayo mahirapan. Yun ang pinag-ano ko sa kanila, sabi ako sa gabi-gabi. Kaya, so huwag niyong kalimutan na magpipray kayo. Magpipray. Halimbawa, pag ako naman nang wala, ano nang buhay niyo, wala kayong alam sa mundo. Eh, hanggat buhay pa ako, usikapan niyo na lahat ng gawain na ano, matutunan niyo. Para kung baka sakali man, katulad sa akin, maaga akong naulila, mabuti, may diskarte ako. Ilang kami magkakapatid, ginapang ko sila. Lumasukan ako kahit minoridad para makakain lang kami. Yun ang sinasabi ko sa mga anak ko. So yung mga kabisnes, nandito na po tayo sa bahay ni Renato. So nandito sila. Ayan po. To, pakita ko lang ano. Okay lang. Mabidyohan. Ayan po mga kabisnes yung kanilang bahay. Ayan o. Talagang wasak-wasak na po yung mga kabisnes eh. Si Rana. So ang plano po ni Renato rito ay magkaroon ng ano, gawa ng poste na semento ano to. Tapos kumbaga nakahang siya, elevated siya para pag bumaha hindi agad sila maapektuhan. Ano po mga kabisnes, yun ang plano niya. Ayaw niya umalis dito kasi dito raw po sila komportable. Nag-offer nga po tayo mga kabisnes na maupahan para sa kanila. Kailang ayaw nilang umalis dito. Dito raw sila komportable, mga kapitbahay nila rito, gamay na nila yung ugali. So may ganun talaga mga kabisnes, eh, tayo naman nire-respeto natin yun. Mga kabisnes, yung para sa mga anak ko, igagapan ko sila kahit anong mangyari. Hindi ko sila ihiwalay-hiwalay, magsama-sama kami. Eh nandito na, nangyari na, panindigan lang namin ng kalagayan namin. Sa pagsabi nila eh, aampunin nila yung anak ko, malabo mangyari yun po. Hanggat nandito pa ako, hindi ko ibibigay yung mga anak ko. Sama-sama kami. O basta pagigihan mo lang Renato, tatagan mo yung loob mo. Andito lang naman kami, nakasuporta sa inyong mag-aama. Ano? Salamat po. Gagawin namin lahat ng magagawa namin para sa ikabubuti ninyo. Para yung sa mga bata, magkaroon din naman ng magandang edukasyon. Kasi importante salamat yung edukasyon para sa kanila. Maraming salamat po. O sige, kung ano, balitaan kita. Ano? Kasi may project pa tayo dito sa kabila. Eh mga kabisnes, pag natapos yung project natin dito sa Kilakambal, sasama natin dito sila Kuya Puto tsaka sila Kuya Chris para matingnan ito kung ano yung pinakamagandang gawin dito. So ayun mga kabisnes, hanggang dito muna yung update natin dito sa pamilya ni Renato. Ano po, yung pamilya ni Renato, yung kamamatay lang nung kanyang asawa, namatay sa panganganak, bali siyam ang anak nila lahat. Ito nakikita nyo, 8, ayun, 2, 4,
anim, walo. Yung isa ay nasa sa pamangkin niya po. Siya nag-aalaga sa pamangkin. Oh. Sige mga ka-business, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa pagsamin sa amin. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira.